Madalas ka bang walang maipon? Saka din ba sa mga nagtatrabaho na lang para magbayad ng bills? Kung sagot mo, para sa iyong video natin for today. Ano bang 8 money tips para mapanatili ang pera mo? Sa panahon ngayon, antas na ng living expenses. Marami nang nagmahal. Kahit nga murang merienda noon na tig 5 piso, ngayon 10 piso ng isa. Dati nabutang ko pa yung 4 pesos na pamasahe sa jeep pero ngayon 13 pesos na. Ilan lamang ito sa mga simpleng example ng pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Sa kabila nito, paano mo ba mapapanatili ang pera mo? Pero before we start, like mo na rin ang ating video, kaya handa ka na, let's go! Number 1, magkaroon ng frugal mindset. Ito na marahil ang pinaka-basic na tinuro sa atin mula pa ng bata tayo. Pero ito rin ang pinaka-mahirap na gawin. Marami kasi ang nasanay sa puro gasta dito, gasta doon na mindset. Akala nila na kapag frugal o matipid ka, eh para bang nakakahiya yun kasi hindi ka nakakasabay sa mga tao sa paligid mo o dun sa uso. Pero tandaan na frugality is managing your money in a way where you are not depriving yourself nor wasting anything. Meaning okay lang naman maging frugal. As long as hindi ka nagsasuffer. Halimbawa, ang tipid-tipid mo nga, tapos di ka naman kumakain. Pangit naman yun, di ba? Tandaan na ang pagtitipid ay isang skill. Hindi ito inborn sa atin. Ibig sabihin, kaya natin ito matutunan over time, through practice, or simply applying it every day. Live within our means and never above. Unahin ang sarili natin mga responsibilities bago magluho at mag-YOLO. Number 2, mag-set ng monthly savings goal. Para hindi maubos basta ang pera, kailangan na unahin mong i-prioritize yung ipon mo. Pwede kang gumawa ng separate na savings account or kung hindi man, mag-set ka ng halaga na automatic mong isi-save kahit anong mangyari. For example, ang monthly saving goal mo ay 1,000 pesos. So kapag natanggap mo na ang sahod mo, isave mo na kaagad yung amount na ito para hindi mo na magagalaw pa. Pay yourself first, ika nga. Unahin mo munang bayaran yung sarili mong savings bago mo bayaran si Shopee, si Lazada at mga bisyo mo. Ang pag-set ng monthly savings ay napakaganda ring habit na nagpapakita na magaling kang humawak ng pera. Importante rin na magkaroon ka muna ng emergency funds para meron kang pera kung sakaling magkaroon ng unexpected na mga events sa buhay mo tulad ng aksidente, sakit o nawalan ka bigla ng trabaho. Mas maganda nang lagi kang may savings at may emergency fund para hindi ka magugulat na wala ka na palang kapera-pera. Number 3, mag-stick sa financial goals mo. Para hindi labo-labo yung nangyayari sa pera mo, importante na meron kang direksyon o goals pagdating dito. Kailangan na kahit anong mangyari ay hindi ka pa bago-bago para naka-align ka pa rin sa goals mo. Example, number 1 goal mo ay makapag-save ng 100,000 pesos this year. So dapat mag-stick ka dito at gumawa ka ng mga paraan para ma-achieve mo ito. Hindi pwede na bigla mong babaguhin at hindi ito gagawin kasi may bigla kang gustong bilhin. Example, na-tempt ka na bumili ng latest na iPhone. So most likely na hindi mo na mai-hit yung number 1 goal mo kasi nga nauna yung wants mo o yung luho. Di ko naman sinabi na huwag ka nang bumili ng iPhone, pero the more na binabali mo yung financial goals mo, the more na nawawala yung disiplina mo at consistency. Magiging bad habit yan or cycle na mahirap baguhin. Subconsciously, tumatatak din sa utak mo na wala ka palang kayang i-achieve na goal sa buhay. Kasi hindi mo na naman na-hit yung target mo this year dahil na-distract ka sa ibang bagay. Kaya bago ka mag-decide, tanungin mo muna ang sarili mo kung align ba ito sa iyong goal. Ang pagbili ba ng iPhone ay makakatulong sa goal mo. Kung hindi, huwag na lang. I-apply natin ang tip number 1 dahil hindi yung goal ang babaguhin mo, kundi yung decision making mo. Number 4, price method. Pag-usapan natin yung underrated na method para mas makatipid ka at masulit mo yung pera mo. Inventong term ko lang to guys ha, isip ko lang ngayon, pero ito yan. Number 1, price per unit computation. At number 2, price comparison. Sa number 1, pwede nung i-compute yung price per unit para ma-identify ninyo kung ano yung mas sulit na bilhin. For example, merong brand X at brand Y. Si brand X na shampoo ay merong 200 ml at 350 pesos. So pag kinumpute natin yan, 350 pesos divided by 200 ml equals 1 pesos and 75 centavos per ml ang presyo nito. Si brand Y shampoo naman ay merong 450 ml at 480 pesos. So pag kinumpute natin yan, 480 pesos divided by 450 ml ang lalabas equals 1.06 pesos per ml. So technically, mas sulit na bilhin mo yung brand Y kahit mas mahal ito. Sa number 2 na price comparison, bago ka bumili ng isang bagay, i-practice mo yung pag-compare ng mga prices from different brands or stores. Hanap ka ng mas mura kung may mga discount, vouchers, or other promotional offers para mas makatipid ka.
Ang price method ay isang simpleng paraan para mas malaman mo yung dapat mong bilhin upang maiwasan mong gumastos ng sobra. In some way, nakasave ka rin dito ng money. Number 5, iwasan ang bad debt. Dahil uso ng mga buy now, pay later, maraming mga tao ang parabang nabibrainwash ng mga malalaking kumpanya na gumastos sa kanilang mga produkto dahil isa itong scheme kung saan parabang natitrick yung utak mo na hindi magbayad ng malaking halaga kaagad. Pero ang kapalit naman nito ay yung interest na mas lalaki pa yung babayaran mo bandang huli. Lalo pa kung hindi ka nakabayad on time. Kaya mahirap ang ma-addict sa mga utang o bad debt para sa mga luho. The more pa na malaman ng mga bangko na mahilig kang gumastos, the more rin na lagi kang tatawagan ng mga agents nila at makaka-receive ka ng samut-saring text and email na mag-iengganyo lang sa'yo na gumastos pa ng maraming pera. Hindi naman masama na umutang, pero sana doon na lang sa utang na makapagpalago ng pera mo kung meron kang negosyo. Number 6, huwag maging impulsive sa pera. Marami sa atin ay di na alam ang susunod na gagawin kapag nakahawak na ng pera o kapag may naipon na malaki. Yung iba gustong gastusin kagad yung pera kaya ang bilis maubos. Pero yung iba naman gusto pang kumita ng malaki, which is good, pero dahil masyadong impulsive ay doon nagkakamali. Bigla mag-i-start ng negosyo nang di man lang inaral yung itatayong business kaya ang ending ang bilis magsara. Ang iba naman, mag-i-invest at ilalagay sa mga bagay na magpapalago ng mabilis sa kanilang pera pero bandang huli, scam pala. Nabulag sa mga kotse, sa pinapangitang pera, tapos ang laki daw ng returns at mabilis ang ROI. Yung problema, hindi man lang nag-research o nagkaroon ng duda kahit masyadong too good to be true na. Pero if ever mag-invest ka sa mga legit na investment, tanda na huwag mong invest lahat ng iyong pera o naipon sa isang investment lang. Maglagay lamang tayo ng let's say 10% ng ating ipon. Halimbawa sa 100,000 mong ipon, 10% lamang ang dapat mong invest. Para kung hindi ito mag-work, ay mayroon ka pa rin matitirang malaking pera at pwede mo pang i-invest sa iba ito eventually. Ang dapat mong iwasan ay yung mag-all-in sa isang investment dahil kapag nalugi, babalik ka ulit sa zero. Kaya mag-set aside lang ng percentage or budget para sa investment. Pag-aralan maigi ang pupuntahang investment before investing. Be patient lang sa pag-invest and always look at the long term. Number 7, patasin ang income mo. Kung hindi nagbabago ang kinikita mo sa pagtagal ng panahon, ay lalo ka naghihirap nang hindi mo namamalayan. Ito ay dahil sa inflation, pagtaas ng living expenses, at kasabay na rin yung paghina ng buying power ng pera mo. Tulad ng example natin kanina na kahit simpleng merienda at pamasahe, mahal na. Kaya imagine kung same pa rin ang kinikita mo, mahirapan kang sumabay sa pagtaas ng lahat ng bagay. Kaya naman, mararamdaman mo na parabang wala nang natitira sa iyong pera o kinakapos pa. Kaya importante na sumabay ka sa mabilis na pagbabago ng panahon. Kailangan mo mag-adapt ng bagong skills or i-upgrade ang knowledge mo. May reason kung bakit mas kumikita ng malaki yung mga taong mataas ang pinag-aralan o may skills na in demand. Importante para hindi ka ma-stuck, kailangan mo ring mag-level up. Wala na tayo sa panahon nung araw na madali matanggap sa trabaho dahil sa taas na rin ang requirements at qualifications sa mga kumpanya ngayon. Mas marami ka na rin ka-competition at mas marami na rin skilled na tao ngayon na mas gustong kunin ng mga kumpanya. Increase your income by learning, being a master sa field mo, new skills or start kahit maliit na service o business sa iyong free time na kaya mong gawin at i-manage. Bago number 8, quick recap tayo ng money tips para mampanatili ang pera mo. Number 1, magkaroon ng frugal mindset. Number 2, mag-set ng monthly savings goal. Number 3, mag-stick sa financial goals mo. Number 4, price method. Number 5, iwasan ng bad debt. Number 6, huwag maging impulsive sa pera. Number 7, patasin ang income mo. At number 8, be healthy. Be healthy always in mind and in body. Isa sa mga dinasang gastusin natin kahit di natin gusto ay kapag tayo nagkasakit. Dulot ng iba't ibang mga factors tulad ng stress at sakit na nakuha natin sa mga di-healthy na pagkain at maling lifestyle. Galing alagaan ang mga sarili natin tulad na lang ng pagkain ng tama. Iwasan na rin ang matatamis na inumin tulad ng soft drinks, milk tea na in order mo with 100% sugar. Bawasan na rin ang pagkain sa labas, mga fast food at processed food. Only wings at only some group na nagbibigay ng maraming kolesterol sa ating katawan. Hindi mo man maramdaman ng sakit habang bata ka pa, mararamdaman mo naman ito pag matanda ka na at baka huli na ang lahat. Try mo rin mag-exercise o magpapawis. Iwasan din natin ang stress dulot ng ibang tao. Dito nag-a-apply ang choose your circle dahil your environment affects you and your mind. Pili ng mga kaibigan natin na nakasalamuha at pati yung sa social media platforms.
Piliin lang yung mga nakikita mo sa araw-araw na balita at impormasyon na ipapasok mo sa iyong isipan. Tandaan, health is wealth.